dumating na yung aquarium natin para dun sa mga Mexican dwarf crayfish natin. Maliit lang siya. Akala ko malaki, pero mali na naman yung expectation ko. Pag sa picture talaga, iba talaga lagi yung nakikita natin. Hindi ko pa kasi alam talaga yung mga sizing nila sa aquarium. Yung dati kasi nating aquarium, ito. Hindi ko rin alam yung size nito, nakalimutan ko na. Basta medyo maliit to ng 1/4. Pero okay naman to. Okay na rin to kasi dwarf crayfish lang naman yung ilalagay natin. Magkano ko nga ba nabili to? Sa mga magtatanong, 250. Sa mismong gumagawa ng aquarium ko, binili to. Ito yung glass nya. Ito, hindi naman siya nakakasugat. Ito yung glass niya na ipapatong sa ibabaw. Ayan, may blocks. May black strap black strap ba tawag dito? Mas mahal ng 30 pesos to. Sa ganitong size. Pero kasi nakita ko yung 25 liters nila. Yung merong ganito, 900. Pagka wala, yung ganito lang. Gano'n ba yan? 800, 100 pesos ang difference. Sa ganitong size naman, ang difference, 30 pesos lang. Ito, may singawan lang dito, banda. Okay siya, hindi siya matulis lahat. Bumili ako nito para ma-monitor na natin ang maayos sila. Kasi meron na dong may itlog eh. Feeling ko na papabayaan ko na sila masyado ron. Masyadong maskip dun sa pinagkakalagyan nila ngayon. Diyan lang sila nakalagay ngayon no. Masyadong maskip. Ayun, dumating na rin yung order natin sa Shopee na white sun. Parang around 26 pesos ata per kilo yung bili ko nito. Chismosa. Oh, masundot ka. Bibi. Yeah, matalas. Hinata, dalawa na sila. Ano ba 'yan? Hindi siya totally sand eh. Parang small rock siya. Ayan. Nakikita niyo parang may mga bato-bato siya na maliliit. Ito yung gagamitin natin na substrate dun sa aquarium. Tingin ko sasapat na to dyan. Sasapat na siguro yan dyan. Extrang hose natin to para sa aerator. Binili ko to 14 pesos lang. Kasi meron na siyang air controller. Ayan. Para hindi na tayo gagamit ng ano. Yung kiniklip. Kasi mapapamahal lang tayo lalo eh. PO3 sinking pellet pagkain ng mga maliliit natin na crayfish. Ang bili ko dito 14 pesos itong hose, 10 pesos isang metro. Bali dalawang metro to, 14 tapos 20 pesos na to kasi dalawang metro. Ito 25 pesos ata to, 150 grams. Madami na rin oh. Para lang naman to dun sa mga trailings ng Mexican dwarf natin pagka lumabas. Tapos itong buhangin, 3 kilo lang yan. Tapos 26 pesos atang 1 kilo. Yung aquarium, 250, 5 gallons. Sponge filter para to dun sa ARC natin para hindi naman masyadong madumi yung ano yung tubig kasi ang bilis mag ibang kulay eh. Nagiging kulay green agad eh. Lahat ng mga dumi nila sumisiksik lang dun sa mga bato eh. Yung substrate natin dun sa ARC puro ano eh marble. Ayan. Ito parang ano lang to, 39 pesos lang nata tong sponge filter na to. Maliit lang sya ayan. Pero okay naman na to since hindi naman mataas yung tubig natin ng ARC. Tingin ko kayo nya na rin mahigop yung ibang mga dumi. Ito naman sipon. Ito yung panghigop ng
tubig sa aquarium para hindi na natin tatakal-takalin doon. Para hindi rin ma-stress yung mga alaga natin. Ito yata ano eh, 64 pesos ata to. Mahaba naman na siya. Maganda rin kung may ganito kayo para hindi na pagka magbabawas kayo ng tubig, hindi na kayo magtatakal lang magtatakal. At least ito, pipisilin mo lang to. Ito, itutok mo sa aquarium. Dito lalabas yung tubig sa kabila. At least pagka may ganito ka, hindi na may stress yung alaga natin na crayfish kasi isasampan mo lang yan dun sa may aquarium eh. Tapos pipisilin mo to, magbabawas na ng tubig yun. Less stress sa kanila. Bumili rin ako ng aqua glue, hindi ko alam anong brand to. 29 ata ang isa nito. Parang ganun. Gagamitin natin to pang setup dun sa aquarium natin na binili para sa dwarf crayfish natin. Kasi gusto ko pagandahin yung ano eh, pinaglalagyan nila kasi maliliit lang din naman sila. Pagka madami sila, maganda sila i-display. So habang konti pa lang sila, pagagandahin na natin yung aquarium nila para once na match na yung egg, edi okay na yung aquarium nila. Bumili rin ako ng net. Malaki na yung kinuha ko. Kasi para sa ARC talaga to. Ito ang laki oh. Kasyang-kasya buong ARC. Parang ano yata to, 60 plus din to. Mahaba siya. 40 to 60 pesos naman to. Ito ganun din. 60 pesos ata to. Itong glue, 20 plus ang isa. Ito, ginagamit ito pandikit sa mga live plants. Didikit natin dun sa kahoy. Sa mga dripwood kung tawagin. Mga live plants para hindi siya lulutang-lutang dun sa aquarium. Ididikit natin.